makakatanggap ng SMS advisory or text kung saan at paano makukuha ang ayuda. Ito po yung sinasabi natin kanina kasi may mga nakakatanggap nga po ng mga text sila. May mga nakatanggap ng text po mula sa ayuda. So kung nakatanggap na po ngayon, i-inform po kayo kung paano nyo po makiklaim ang inyong mga ayuda. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel. And for our today's video, ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa Ayuda Alert! Okay, at kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the PASIC update, just click here to subscribe! Viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo! Narito po ang ECQ Financial Assistance mula sa National Government, DILGD, SWD, DND, JMC 1, Series of 2021, Executive Order PCG 28-2021, Data Verification para sa mga beneficiaryo ng ayuda mula sa National ng Pamahalaan. Tingnan ang listahan ng mga beneficiaryo na nasa caption at i-click po ang bawat link na yon. Kung ang inyong pangalan ay nasa listahan, sagutan lamang po ang online form para ma-update ang inyong mobile number at iba pang detalyeng kailangan. Kung nakapagsagot na ng online form noong May 6 at May 12, 2021, ay hindi nyo na po kailangang ulitin ang pagsagot sa form. Number 3, kailangan ng ID code na nasa unang kolom ng listahan dahil kailangan ito sa pagsagot ng online form. At paalala po, siguraduhin na tama ang cellphone number na ilalagay sa inyong online form kasi ang nagiging isa sa mga nagiging problema or dilema ng ibang mga ECQ Financial Assistance Team po ay mali yung dulo ng number or hindi nila mabasa yung number na isinulat nyo po dun sa form na yun. Kaya make sure na tama po yung mga numero na isusulat nyo po dun sa form or na isulat nyo dun sa form or na validate doon sa form na yun. Kung magsusulat kayo dyan, kung iaayusin nyo po yung information nyo po, pakiayos na lang po yung mga numero na ilalagay ninyo upang matawagan kayo ng maayos. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman na naman sa pagbibigay po ng ayuda at ito rin po ang ipinost ng Pasig City Public Information Office Facebook page o Pasig PIO. Ito po ay bibigyang buhay ko lamang, bibigyang linaw ko lamang kasi most of us, yung iba po sa ating mga Pasigenyo ay nakakalimutan na pong basahin yung ilan sa mga ipinopost ng Pasig PIO. Ngayon naman, marami din naman tayong mga nakaabang na gusto nila nung naipapaliwanag ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa ayuda na inaasahan po nila. So ngayon, bibigyang linaw po natin ito. Para maiproseso ang ECQ Financial Assistance ng mga beneficiaryo na nasa listahan ng mga link kada barangay, ay kailangang ma-validate muna ang inyong mga detalye. So uulitin ko po, narito po yun. Ayan. Para maiproseso po ang ECQ Financial Assistance ng mga beneficiaryo na nasa listahan sa mga link na kada barangay, ay kailangan muna po kayong ma-validate ang inyong mga detalye. At parte ng listahan na ito ay nagmula po sa naunang listahan na inilabas po noong April 9, 2021. At ito po yun. Kasama rin po dyan ang listahan na inilabas noong May 6, 2021. At ito rin po yun. At ang isang bagong listahan. Ang mga kasama po sa listahan na ito ay yung mga, letter A, walang mobile numbers. Letter B, di pa sumasagot mula sa online form mula sa listahan noong May 6, 2021. Sinubukan pong kontakin ng mga ECQ Financial Assistance Team, ngunit hindi na active ang mga mobile numbers nila. So, ipapaliwanag po natin, halimbawa po, may ginamit po kayo na dating mobile numbers nung mga panahon na nagsulat po kayo doon sa SAC form po ninyo or may mga numbers po kayong naisubmit noon kung saan hinihingi po yung inyong mga information about sa ayuda. And then, tinatawagan po nila yung number na yon na inilagay nyo dati. Nakasalukuyan naman pong nagpalit kayo ng inyong mga bagong numero, di ba? So, ang natatawagan po ng mga ECQ Financial Assistance Team po natin ngayon ay yung mga lumang number na nailagay nyo po doon sa inyong ayuda form o sa inyong SAC form or kung saan nyo man po inilagay yung inyong number na gamit ninyo dati. So, kaya po ganun, kaya po yung iba po sa atin siguro,
nagko-complain, yung iba nagtatanong anong nangyari sa ayuda, bakit ako hindi pa ako natatawagan, or yung iba naman po eh na lagyan na sila ng ano, ang ibig ko, ano ba yun, na text na sila, subalit hindi nila alam kung paano i-withdraw yung mga ganun, kasi siguro nga nakalimutan nila yung password, so hindi ko alam kung kailangan nyo bang mag-change password, tapos ilagay din ulit yung kung ano yung nilagay nyo na email ad doon, or kung ano yung lahat ng information na ilalagay nyo doon. Basta ang sa pagkakaalam po natin dito, eh, marami na pong tinawagan or marami na pong kinontak ang ating ECQ Financial Assistance Team, at hindi nga po nila matrace o hindi nga po nila makontak yung ibang mga numbers dahil hindi na nga daw po ito active. O sa madaling salita, nagpalit po kayo ng number kaya hindi rin po kayo masyadong matawagan. So ngayon po, maya-maya po ay magpapakita po ako sa inyo ng mga links ninyo kada barangay, and all you have to do is pumunta po kayo sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office kung kayo po ay nanonood sa aking vlog ngayon, at pagkapunta nyo po dun sa Facebook page ng Pasig PIO, i-click nyo po yung link ng inyong barangay para malaman nyo nga po kung kayo ay kasama sa ECQ Financial Assistance. Okay? Sagutan ng online form sa link na ito para sa validation. Basahin ang mga paalala at hakbang na nasa photos. Okay, pakiusap lamang po kung kayo ay nakasagot na po noong May 6 hanggang 12, 2021, ay hindi nyo na po kailangang sumagot uli sa online form na ito. Inuulit ko po, pakisagutan po ang online form sa link na ito para po sa validation. At kung nakakuha na rin po kayo ng ayuda sa ilalim ng ECQ Financial Assistance, ay iwasan nyo na rin po ang pagsagot sa form. May data team po na nagko-cross-check kung may nakakuha na ng higit isang beses. So ngayon naman po ay ipapakita ko nga po sa inyo yung link ng bawat barangay, at ang kailangan nyo nga pong gawin ay pumunta lang po kayo sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office. At i-click nyo po yung link doon kung kayo nga po ay makakasama dito sa ECQ Financial Assistance na ito. Kasi nga po kapag ipinost ko pa nga po dito yung mga list na yan, so sasabihin na naman ng ibang mga nagko-comment dyan, ang bilis-bilis mo na naman, ang bilis-bilis ng kopya mo, hindi namin mabasa. Bakit ganyan, ang liit-liit ng form na ibinigay nila, ang liit-liit nung ipinost mo, hindi namin mabasa. Eh, uso naman po mag-post. So, kung hindi nyo po mabasa at mabilis yung daloy nung mga nasa listahan na yan, i-post nyo kung saan kayong barangay, i-post nyo doon para malaman nyo kung kayo nga po ay kasama sa ECQ Financial Assistance na yan. Pero sa ngayon, ay hindi ko nga po ipopost yung mga list na yan, kasi sobrang dami nito dahil 30 barangay po ng Pasig City ang ipinost yung link na yan. So, eto po, babasahin ko nga po ang link ng Bagong Ilog. So, eto po yan. Yung link na yan sa mga taga-Bagong Ilog po, kung may nanonood po akong subscribers na taga-Bagong Ilog, pumunta po kayo sa page ng Pasig City Public Information Office at i-click nyo po yung link na yan kung kayo nga po ay kasama sa ECQ Financial Assistance. Narito rin naman po ang link ng Bagong Katipunan. Kung ikaw po ay taga-Bagong Katipunan at subscribers kita dito sa Kurt TV, panoor, click mo po itong link na to sa Pasig PIO FB page para malaman mo kung ikaw ay kasama sa ECQ Financial Assistance. At narito naman po ang link ng taga-Bangbang. Again, sa mga subscribers ko po at sa mga tagapakinig ko po dyan sa Bangbang, i-click nyo po ang link na ito sa Pasig City Public Information Facebook page kung kasama po kayo at mabibigyan sa ECQ Financial Assistance. Narito naman po ang link mula sa Buting. Narito din po ang link sa aking mga kabarangay sa Barangay Kanyogan. At narito rin naman po ang link mula sa Barangay De La Paz. Muli, pinapaalala ko nga po, kung kayo nga po ay nanonood sa aking vlog ngayon, pumunta po kayo sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office Facebook page, at i-click nyo po itong link na ito kung ikaw ay tiga Barangay De La Paz para malaman mo na kung ikaw ay kasama sa ECQ Financial Assistance. At narito naman po ang link mula sa Barangay Kalawaan, Barangay Kapitolyo, Barangay Malinaw, Barangay Manggahan. Narito din po ang link mula sa Barangay Maybunga. At narito naman po ang link ng ECQ Financial Assistance mula sa Barangay Orambo. Narito din po ang link ng ECQ Financial Assistance mula sa Barangay Palatio.
At narito naman po ang link para sa barangay pinagbuhatan. Narito din po ang link mula sa barangay Pineda. At ito rin naman po ang link mula sa barangay Rosario. At sa mga taga-barangay Sagad, kung para malaman nyo nga po kung kayo ay kasama sa ECQ Financial Assistant, pindutin nyo po ang link na ito. Ganun din po ang mga taga-barangay San Joaquin. Pindutin nyo rin po ang link na ito para malaman nyo po kung kayo nga ay kasama sa ECQ Financial Assistance. All you have to do now is just go to Facebook page of Pasig City Public Information Office at i-click nyo po ang link na ito para malaman nyo kung kayo nga ay kasama sa financial assistance na ibinigay po ng ating national government. At narito naman po ang link para sa barangay San Antonio. At ito din po ang link para sa barangay San Jose. Narito din po ang link para sa barangay San Miguel. At narito naman po ang link para sa barangay San Nicolas. At narito din po ang link para sa barangay San Tolan. Muli, pinapaalalahanan ko nga po kung kayo nga po ay nakasubscribe o kung kayo nga po ay nanonood sa aking vlog ngayon, pumunta po kayo sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office at i-click nyo po yung mga link na yan para malaman nyo nga po kung kayo ay kasama sa ECQ Financial Assistance. Muli, may mga tumatawag po na ECQ Financial Assistance Team sa inyong mga numero kung saan sinulat nyo po dati sa mga ayuda paper nyo or ayuda form ninyo. At kung hindi nga po kayo matawagan, malamang nga po ay nagpalit kayo ng inyong mga numero. Kasi alam ko nga dyan, tinatawagan ba through Paymaya or hindi ko alam kung saan sila ba sa tumatawag. Kasi di ba nagbibigay kayo ng information nyo dyan. So, maglalagay kayo ng inyong mga number. So, malamang po yung inlagay nyong number noon, tapos nagpalit kayo ngayon. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa po kayo natatawagan ng ilan sa ating mga ECQ financial team. At ito naman po ang link mula sa Barangay Santa Cruz. At narito naman po ang link mula sa Barangay Santa Lucia. At narito naman po ang link mula sa Barangay Santa Rosa. Narito din po ang link ng financial assistance mula sa mga taga-barangay Santo Tomas. At ang link din po para sa Barangay Sumina. At narito din po ang link para sa Barangay Ugo. Okay, yung mga link na po na yan ay matatagpuan nyo po doon sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office. Doon nyo po kailangan i-click yung mga link na yan para malaman nyo nga po kung kayo ay kasama sa inyong mga barangay na mabibigyan ng ECQ Financial Assistance. So, hindi nyo po kailangang mag-run sa Facebook na bakit kami wala. Pumunta po kayo sa legit Facebook page ng Pasig City Public Information Office at i-click nyo po yung mga link na yan para malaman nyo kung kayo nga ay kabilang sa mabibigyan ng ECQ Financial Assistance ngayong nasa ilalim tayo ng MECQ. At kung mapapansin nyo rin po ay dalawa ang ipinost na link ng Pasig PIO. Ang tangi po nilang paalala, hindi nyo na po kailangan buksan lahat ng link. Gumawa lamang po ng dalawang kopya para masiguro na mas maraming makaka-access nito ng sabay-sabay. Kasi nga ang nangyayari kasi kapag ka isang link lang ng bawat barangay ang inilagay nila, nagkakaroon ng congested, nagiging congested yung pagbubukas tapos nagsasabay-sabay hanggang sa mag-crash na yung system at hindi na mabubuksan ng iba yung system dahil sabay-sabay na nga po kayong bumubukas sa mga link na yon. Ang online validation form na ito ay para lamang sa mga beneficiaryo ng ECQ Financial Assistance na kasama sa listahan na ipinost sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office, yung mga listahan po na ibinigay po natin nung mga nakaraang buwan. So, para malaman nyo nga po kung natanggap na po ang inyong mga information, makakatanggap po kayo ng maraming salamat. At kapag nakita nyo nga po yung sagot na yun, ay ibabalidate pa po ito ng kanilang data team ang mga detalye na inyong ibinigay. Pagkatapos ng maisubmit ng online form, ibig sabihin ay naipasok na daw po ito sa kanilang system. Makakatanggap ng SMS advisory or text kung saan at paano makukuha ang ayuda. Ito po yung sinasabi natin kanina kasi may mga nakakatanggap nga po ng mga text. Sila, may mga nakatanggap ng text po mula sa ayuda. So, kung nakatanggap na po ngayon, pwede po kayo mag-reply doon sa text na yon. Tapos,
i-inform po kayo kung paano nyo po makiklaim ang inyong mga ayuda. Okay, muli, maraming salamat po sa pagsama nyo po sa akin ngayong araw. Sana po ay nakatulong ako maski konti para malaman nyo po kung paano nga po ninyo makuha ang inyong mga financial assistance ngayong nasa panahon po tayo ng ECQ. At kayo pong muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!